Hello mga ka-sister, na feel boring kami ni sister. Kaya naisipan namin gumawa ng tinapay na may palaman na peanut butter. Kumuha kami ng 6 na cups na flour, tapos 1 cup na sugar, tapos 2 itlog, tsaka 1/2 cup na butter. Tapos hinalo-halo lang namin siya mga ka-sisters, ganyan lang, halo-halo lang hanggang sa ma-fluffy yung dough niya mga ka-sisters, kasi magiging dough na siya. Kasi namimiss na namin yung lutong pinas na tinapay. So ayan, i-add na natin yung butter. 1/4 cup yan ng butter mga ka-sisters. Tapos mayroon na akong natunaw na yes sa maligamgam na gatas mga ka-sister. Dapat warm milk para mga 15 minutes bago mo ilagay. Tapos ayan na, ihalo na natin yung gatas na mayroong yeast. Mix-mix lang natin siya hanggang sa magiging fluffy mga ka-sisters. So ayan. Si sister ko yung taga-video, ako yung taga-halo-halo-halo. Ayan na mga sisters. Ayan, haluin mabuti, ismash ng mabuti yung dough mga ka-sisters. Ganyan. Pag hindi pa siya masyado okay, magbudbud lang kayo ng harina dyan or flour para hanggang sa makuha na niyo yung perfect texture ng inyong dough mga ka-sisters. Tsaga-tsaga lang hanggang sa magawa niyo talaga mga ka-sisters. Ganyan yung practice is more perfect. Ganyan. Ganyan siya mga ka-sisters. Ayan na. Ayan, smash lang, mash ng maayos. Ganyan lang siya hanggang sa magiging perfect na mga ka-sisters. Ayan, pinipilian ko sa kasi mayroon siyang nabuo na butter mga ka-sisters. Tapos ganyan na, tapos prepare ka rin ng casserole, tapos lagyan mo siya ng mantika, tapos itakpan. Ayan na mga ka-sisters, after 2 hours, ayan na siya, sobrang laki na ng dough. Ganyan. Tapos para mawala ang hangin, suntukin mo. Tapos ganyan, hiwain na natin mga ka-sister. Hiwain natin sa, divide natin sa into small pieces para gagawin na natin siyang tinapay. So ayan na mga sisters, yung tsakto lang na size na ganyan. Nice. Tapos, ihiwa-hiwalay natin siya mga ka-sisters. Roll natin para makagawa tayo ng tinapay. Ayan na mga ka-sisters, yung peanut butter na ginamit namin, yung mayroon siyang crunchy peanut butter. Mayroon pa siyang buo-buo, hindi siya totally grounded. Ganyan siya, buo-buo talaga siya. Ganyan lang siya mga ka-sisters. Lapad-laparin mo lang yung dough, tapos lagyan niya ganyan. Iwa-iwaan konti para magiging style niya, kumbaga. Konting style. Ganyan lang, ispreadan mo lang ng peanut butter, tapos i-roll. Tapos, ikot-ikot lang siya, tapos ganyan na siya na parang sing-sing, ganyan. Ganyan na siya mga ka-sisters. Tapos ilagay mo siya sa baking tray. Ayan. Ganyan lang siya roll. Marami akong ni-roll mga ka-sisters. Kasi 6 cups siya mga ka-sisters. Ang dami na niyang magawa. Yung 6 cup yun, parang 1 kilo na siya. Marami na siyang magawa mga ka-sisters. So, ayan na. Agawa na ako. Mabilisan lang mga ka-sisters. Ayan na. So, ganyan na. Sa 6 cup mga ka-sisters, nakakagawa kaya ng marami. Nasa 50 pieces ata. Yung tama lang. Yung hindi siya sobrang kalakihan. Tama lang ganyan. Kasi pagkatapos niyan, ganyan na siya sa sisters na in-add mo yung 1 hour, takpan mo siya ng 1 hour, tapos preheat kang oven, tapos ilagay mo na siya sa oven. 180 degrees mga ka-sisters. So, ayan na. After 10 minutes, ayan na. Charan! Masarap na tinapay na.